kanta tayo pareho dito. Hindi ako yung propaganda. Hindi naman. Hindi ko kayo pinipinulat. Eh, sa inyong propaganda, hindi po trabaho ito sa amin. We're trying to look at the program by which we'll be able to fix the problem. Yun ang punto doon. Pero hindi po fixing the problem. Kasi ang nangyayari ngayon, napipilwisyo po ang pasahero, sir. At pinatitiyan ng LTFRB, meron tayong shortage ng jeepneys. Eh kami nga, pag nag-strike kami, pinaparesto nyo ako eh. Eh pero ngayon, yung shortage ng jeepneys, napipilwisyo ang mananakay. Sino mananagot ngayon? We're getting there. Ang sinasabi ko lang din po ito, na magtulungan tayo dito sa modernization na ito. Eh kung palagi kayo nasa, it's pretty much like, okay, you draw the line. If you don't want to participate, that's your decision. Okay? But there are a lot more people who are very supportive, including na mga mananakay. They're looking forward to this. Matagal na panahon na hinihintay. Matagal na panahon na nasasuffer. Matagal na panahon na talagang pag merong mga ganitong klaseng pagkikilos, umaatras ang gobyerno. Kasi nga, ano na nangyayari? Takot. Sinasabi na lang na namin dito, malaki ang problema po ito. Hindi po ito problema ng Metro Manila. Hindi lang po problema ng pisto nito. Problema po ng buong gobyerno, kailangan magtutulungan. Pero kung ayaw nyo, mas marami pang gustong hindi po kami tutulong sa modernization. At sinasabi nga namin, ipasura natin kasi lupo yung modernization program. Magbuo ng bago kung saan mas democratic, socially just. I mentioned that to you. Yung nakita tayo sa show ni Marilyn. You know what that means? It's basically like trying to have a strategy by which you're going to say, let's delay it for another 10 years. Let's delay it for another 15 years. Or even delay it for 3 years. Kasi kung gusto natin matapos ang mga protesta. Tapusin na natin yung termino ng presidente na walang mangyari. Hindi po mangyari yan. Eh, ambitious yung modernization program niya. Hindi talaga achievable yan in 6 years time. The thing diba, that is, diba when are you going to start? Are you going to start 20 years ago? Sa Senate, sinabi ng expert doon ni Rene Santiago, with the ambitious, the magnitude of the program, cannot even be finished by 10 years. Pero kayo pinipilit when yan at in the process. When are you going to start it? Hindi start natin pag nabuo natin yung bagong modernization program. You know that study. Ang problem kasi, yung kasalukuyan, sinisipa yung mga operator natin, sinisipa yung mga driver eh. Pinipisok yung mga driver. Tapos ang gusto natin, tapos gusto natin, hindi propaganda yan. Propaganda ba yan? Wala tayong nabuhay. Propaganda yan. Kaya nga meeting natin. Hindi mga manitinda kita ito. Tulong mawala ng kabuhayan! You know what? This is the only modernization program na malawakan ng yan in terms of... Kasi mga dating mga programa, basically, is a change in the industry na upgrade. Ito po, buong ecosystem tinitingnan, sistema. And therefore, when you look at systems, you have to address demand, you have to address having to consolidate. Kasi kung ganito ang mayayari ng pero affordable ba siya? Kasi palagay ko affordable, wala naman dating tema ron eh. Okay. And that's the reason why may programa that, meron bang programa dati na ganitong klaseng financial assistance na binibigay, specific to the PUJ sector. So, kasi meron tayong tinatawag na modernization program na pagpapalit lang ng unit sa bus, magkano sir? Magkano? Magkano ang mga tempo? I'm getting there. No? Na wala man lang tulong galing sa gobyerno. Ngayon, meron tayong mas malawakan pa ng modernization program to include the PUJ. Hindi naman sinasabi na, okay, kung isasalin natin yung mga PUJ na yan, higaya natin sa bus, higaya natin sa UV Express, higaya natin sa taxi na walang assistance sa gobyerno. Malaking programa na inilaan sa gobyerno. Pero sa Senate hearing, sabi ni Senator Grace po, tinanong yan ah. Sabi ng DOT, 2.2 billion. For now. So, for now. Minisel, yung spokesperson na natin. Sige po. Sir, good morning. Oh, sige, good morning. Good morning. Misael, North of Chicken Face Out Coalition. Ay, ay. Yeah, you say it. Hindi nga po, sir. Hinihiling lang po namin sana. Sige po. Na kung maaari naman, sir. Huwag naman po naman kami sa kasada. Meron naman po tayong yearly na registration. At kung saan, kung naman in-experience yung mga chicken. Ando yan. Laruin ko na lang muna. Even sa maliliit na bagay, ha? Bago kayo umalis, tawag nito, mausok na, aalis pa ba kayo? Pag nakita nyo yung headlight nyo, busted, aalis pa ba kayo? Ibig sabihin, pinipilit nyo na yung mga mabulok at saka mga mausok na sa akin, pinapalabas nyo.
sir. Teka, pigo na ako doon sa pag-demonize sa mga driver operator eh. Let us establish the fact. Ang jeepney umiral dahil ang gobyerno hindi nagtayo ng public transport. Establish natin yan. Umiral ang jeepney for the like 7 decades na walang suporta ng gobyerno. Not even tax incentives. Puti pa mining companies, call center meron eh. Ang jeepneys wala eh. Hindi ka na nga tinurungan, dinagdaga pa ka pa ng mataas na excise tax sa petrolyo, no, mataas na common carrier tax, iba pa mga administrative fees ng LTO, LTO5. Pero sisipahin ka, sisisihin ka, bakit buluan jeep? At kayo nagtaka pa, bakit? Ba't may mga operator na papabayaan ng jeep? Dahil nga sa presensya din naman eh. Sa mga impositions ng gobyerno, government itself ang naglikha ng sitwasyon para mahirapan yung mga operator natin mag-maintain ng jeep nila. Yung sa halip na tulungin sila, humingi sila ng tulong for rehabilitation. Anong gusto? Ilako yung mga bago kahit hindi pa tapos yung route rationalization. Puro advertisement ng mga bagong sasakyan ay talagang marketing program sa halip na modernization program. Kaya naman mga operator dito handa naman mag-gastos ng rehabilitation eh. Pero pinipilit natin. Any modernization should start kung ano meron tayo ngayon. Kung gusto na pagbabago na, ano po? Kung gusto makatulong ng gobyerno, dapat hindi ganun kalaki. Ano ang modernization program? Yung cost ng sasakyan para mga foreign operator, sagutin 50%, the rest 50% bayarin mga operator. Ganun. So, sir, ganito po ang mangyari, sir. Kaya nga sinasabi ko kanina, yung financial package po, yung wala pong ganung klaseng financial package na matagal na panahon na sinasabi natin na ang tawag nito, na modernization program. Ito po, ang sinasabi nga natin dito, like for example, yung 5% interest, alam na namin na yung mga buses, na wala namang suporta sa gobyerno, for the UV Express at sa mga taxi, wala namang suporta sa gobyerno, magkano yung equity dyan? Umaabot ng 15-20%. Ang sinasabi natin, sa tulong ng gobyerno, in terms of intercession, in terms of having to negotiate a program by which government would be able, or government financial institution would be able to participate, we're bringing down the rates. What that means is that, conversely, it's bababa rin yung cost nung gasto nyo pagdating dun sa pagkukuha ng mga bagong unit. Okay? Pangalawa, yung interest rate po, mababa din. No? Pero kahit na yung equity na 5%, no? Na palagay namin, likely, we mentioned about a range. No? Kahit na yung pinakamalaki na rin, sasabihin natin na 1.6, yung 5% dyan is 80. Pati yung kahit yung equity mo, sasaluin na rin sa gobyerno kasi yan yung assistance na ibibigay. So, ibig sabihin, wala kayong cash outlay ang tinatawag sa request. Yes, ma'am. Ako naman, isang operator po ako, sir. Po. Mga ilang units po? Hindi po kailangan i-ano. Sige, may ilang units. Tanong yan, pasalitay mo muna. Ganito yan, sir. Nagtatanong na ako. Pero din mo agad, ipasalitay mo. Kasi, yung paano yung mga na-drop namin na unit na sinasabi po ninyo na bulok, na pinalitan naman namin ng bago. Tapos ngayon, hinuhold nila, nireceive nila, sinorender namin ang plaka. Ngayon, nakahold sa PFRB. Ang sabi nila, antayin daw nila yung lalabas ng bago raw nila palabasin yung mga motion. Dapat yun sana, yung mga dropping sana na naidrap namin, sinolender namin yung plaka. Sana man lang, palabasin naman nila yung mga order. Kasi, sandali lang. Is there any process dito na baka pwedeng ma-ano na lang yung mga tao rito? Para hindi magkaka-traffic yung mga tao. Ito po, while ito po tayo ay tulay na. O dito, dun po kabilang. Mr. Kondi, yung mga parawan hindi magkaka-traffic.